Back to usapang Indo naman ulit tayo kabataang, dahil yung mga gandang mga panahon ay aktibong-aktibo pa rin talaga ang ML community nila nang dahil sa lakas nga ng larong MLBB sa kanilang bansa. Ito yung isa sa napapansin ko sa community ng PH versus ID kabataang, na kapag ganitong off-season ay halos nagpapahinga rin ultimo mga PH fans, samantalang si Indo fans ay tuloy-tuloy ang paggawa nila ng mga ingay, hindi lang sa mga fans kundi maging sa ilang mga pro players at media outlet. Kaya naman hindi na rin ako magtataka kung bakit may epekto rin matatawag ang pagkawala talaga nung mga gumagawa ng ingay sa ML community noong mga una. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo, at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Unang-una, dumako na tayo sa ilang mga pro players na gumagawa pa rin nga ng ingay sa Indo, at kung inyong matatandaan si Fluffy, yung tila mainit-init na nagbigay ng komento patungkol kay Flaptisi na kesyo gusto niya nga itong makalaban ng 1 vs 1 sa lane to lane. Dahil gustong gusto niya yung playstyle nito na sobrang matapang nga di umano at talagang matcha-challenge siya nakalaban ng isang Flaptisi, pero hindi pwedeng si Fluffy lang ang may entry sa kanilang team dahil nagsalita rin nga itong kanilang mid laner na si Klokon. At katulad ng nakasanayan, sino ba ang taong ito? Si Klokon lang naman ay nagsimula lamang sa MPL ngayong season 13. Kabatang, tama ka lang nairinig ito ang pinaka first time niya sa MPL ID. Ngunit, simula season 5 ng MDL ID ay nasa kupo na ni Evos na itong taong ito. Kumbaga limang season na siyang nag-aantay ng kanyang pagkakataon na makapasok sa MPL nitong Evos, ngunit sa kanyang unang season na ba'y bumungad, nagit sa kanya ang Grand Finals at representative pa ng Indo para sa MSC 2024. Ngunit hindi mo masasabing isa ang taong ito dapat katakutan sa MSC dahil ultimo siya ay na-outplay at na-solo kill pa nga mismo ni Sans sa mid to mid na kanilang naging tapatan. At dito na rin nagbigay ng komento itong si Klokon na kung saan ayon sa kanya gusto niyang lampasan itong si Sans, na malamang alam niya nga na ito naman ang basihan ng mga midlaner sa MPL ID hanggang ngayon. Dahil sa katunayan, wala talagang makakadikit sa galing ng isang Sans sa MPL Indo kung pagbabasihan ng apat na magkakasunod na season ng Indonesia. Pero ibang usapan na kapag kasama na rito ang midlaner ng Pinas. Speaking of midlaner ng Pinas, ang una agad nating may isip rito ay sina Fiu at Sanji bilang pinakamalalakas nga sa ating bansa. At ayon rin mismo kay Klokon, gusto niyang lampasan na si Fiu kung hindi man niya malampasan itong si Sanji. Na ibig sabihin nito kapatang, nasa isip itong si Klokon na di hamak mas malakas talaga si Sanji kumpara kay Fiu, at kung pagbabasehan mo rin naman kasi ang nakaraang MPL S13 na bay, sasang-ayon ka rin talaga sa taong ito. Pero kung ikaw ang tatanungin ko kabataang, kung irarank mo from top 1 to top 3 itong sina Fiu, Sanji at Sans, abay sino ang top 1 para sa iyo, magkomento ka naman dyan sa ibaba dahil gusto kong malaman ang pulso ng aking mga kabataang. Ngunit ang kasunod nito ay ang patungkol naman mismo sa naging komento ng coach nitong Evos na si Straight G. Ito nga ay matapos siyang tanungin sa kung posible bang mabago ang kanilang lineup para sa MPL Season 14. At kung ating titingnan kasi ang lineup nitong Evos, ay mayroon silang tatlong reserve players. Kumbaga, kung may papalitan kasi sa kanilang main 5, ay magmumula lamang rin ito sa kanilang tatlong reserve players at wala ng iba. Pero yung tatlong nag-aantay nga itong si Van na jungler nila na malabo nga namang may pasok ng dahil na rin sa ipinapakitang potensyal nitong si Annabelle, dahil palong-paluri naman talaga itong taong ito, talagang kapos lamang para sa kanyang unang season. Pangalawa itong si Natko na isang gold laner na kung saan hindi rin ramdam itong taong ito noong siya nga ay ipinasok, at mas lamang pa nga si Super Red na 7 beses nakapaglaro sa regular season kumpara sa taong ito. Pero nagtataka lang rin ako sa Evos, kabatang, sa tuwing kumukuha siya ng import, lalo na kapag mula sa Pinas, abay yung role na yon ay lalagyan nila ng madaming players. Na parang katulad kay Dilar noong siya ay nasa kupo na ni Evos, na kung saan nandun rin nga sina Psycots at Pendragon na makasama nitong si Dilar sa pagpipilian. Tapos nung si Super Red naman ang nakapasok sa Evos, ay kasama niya rito sina Brands at maging si Natko, na ibig sabihin sa umpisa pa lang, hindi na talaga nagtitiwala sa mga PH import itong kuponan na ito.
At dito na rin papasok yung naging komento ng kanilang coach na ayon sa kanya sobrang liit na opportunity lamang, di umano na mabago ang lineup ng EVOS hanggang sa susunod na season 14 dahil para nga sa kanila ay mag-i-stick na sila sa ganitong lineup. Naibig rin sabihin kabatang itong si Super Red malamang ay susunod na rin talaga kina Coach Vren at Brusco na mga nauna nang lumipad pabalik ng Pinas dahil malabong mag-stay pa siya rito sa susunod na season. Pero ito ang pinakamalala kabatang yung pangpainit ng mga Indo fans sa ganitong panahon na kung saan ito ay isinama ko nga dahil malay mo magtagumpay pa rin silang gamitan ng kanilang hashtag itong mismong CEO ng RRQ, Hoshi. Dahil alam naman nating ilang beses na nilang napaganay ang hashtag na yan mula pa kay Coach James, Coach Adi, Coach Arcadia, Coach Vren at mismong kina Brusco, maging mga sa naunang mga players na tuluyang nawala sa kanilang koponan. Pero this time ang gusto na nilang tanggalin ay ang mismong CEO nitong RRQ at sa pagkakataong ito, magawa pa rin nga kaya nilang magtagumpay laban na mismo sa CEO, ito ang dapat nating abangan. Pero ang panghuli kabatang ay itong tuluyang paglalabas ng Cibol sa lineup na meron tayo sa paparating na IESF na kung saan ito nga ay binubuo ng full RRQ Kaito lineup na sinamahan ni Kyle TC at Coach Ducky. Ngunit marami ang duda kung kakayanin ba nang lineup na ito ang papatak ng pambato ng Indonesia sa IESF dahil malamang ang papasok sa IESF na pambato nila ay ang lineup ng Fnatic Onyx na may Albert Jungle na kasama. Malakas naman itong RRQ Kaito kabatang dahil may kita mo naman ito sa resulta ng kanilang MDLPH at maging noong nakatapat nila ang AP Barnabay talagang pumapalag itong team na ito. Pero hindi mo rin masisisi yung mga nagda-doubt na hindi nila kakayanin ng Fnatic Onyx lineup nang dahil sa resulta nga ng nagdaang ESL o Snapdragon Open Qualifiers na kung saan lumagapak lamang kasi ang team na ito sa 17th place na ang nakalaban pa nga nila na hindi nila magawang talunin ay ang EVOS Holy mismo na binagbag lamang ng IESF lineup ng Indonesia sa score na 4-1. Hindi rin sila nanalo sa Minani EVOS kabatang na hindi pa nga nila pinagdaro si Nadomeng Bagkos, si Sumpak pa yung gold laner ng Minana nung hindi nanalo itong RRQ Kaito. At uulitin ko kabatang ito yung basis ha? Kung bakit may mga nagsasabing eagles ang RRQ Kaito bilang IESF representative ng ating bansa. Uulitin ko ito yung basis at hindi lang basta ng hula dyan na kesyo hindi na nila kaya ang Fnatic Onyx sa paparating na IESF. Pero ganun pa man mahaba-haba pa naman kasi ang practice itong RRQ Kaito at hindi rin malabong nasa MPL na sila nyan kapag nagkataon. Pero malay mo naman mahasa rin talaga sila ng dahil kina Kyle at Coach Ducky dahil hindi rin naman papabayaan ng mga ito ang RRQ Kaito na basta-basta nilang balagbagin sa IESF pero sa ganitong lineup hindi mo nga maitatanggi na nagmisto lang nasa kanila ang kalamangan. Kumbaga sa pagkakataong ito, nagmimisto lang tayo ang challenger at ito na rin nga ba yung pinaka-inaantay-antay nitong Sinakiboy at Sans na makakuha na ng gold medal dahil lamang na lamang nga kasi sila sa ganitong lineup. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga pampainit pa rin ng mga taga-Indonesia kahit off-season at syempre kung sa sariling opinion ka batang kakayanin ba ng RRQ Kaito ang Fnatic Onyx na may Albert Jungle? Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.